Isinali na kanina sa pangangalaga ng kani-kanilang pamilya ang labi ng mga sinasabing biktima ng EJK sa panahon ng Administrasyong Duterte matapos mapaso ang 5 taong lease ng kanilang libingan. Dumalo si Vice President Lenny Robredo sa seremonya na naisagawa sa tulong ng Society of Divine Word, JPIC Office. Marami pa yung pwedeng gawin, pero sana hindi tayo mawala ng lakas ng loob. Dahil yung bukas ay marami pa pwedeng mangyari. Hindi na natin mababalik yung buhay na mga nawala sa atin. Pero pag pinagbuti natin yung buhay natin, parang yun na din yung alay natin sa kanila. Na kahit wala na sila dito ay siniguro ninyo na yung mga naiwan nila ay napapangalagaan. Samantala, sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na mahalagang balikan ang rule of evidence sa ginawang DOJ review sa mga police operation kontra droga. Sabi ng presidential aspirant, kung may ebidensya, walang ibang gagawin ng DOJ kundi isang pa ang kaso kahit sino pa masagasaan. Mga magsasaka naman ng Barangay Banaba sa Tarlac City ang hinarap ni Mayor Isko Moreno. Tanong ng mga magsasaka, paano ba sila matutulungan sa harap ng mababang presyo ng palay, malaking gasto sa produksyon at malakas ang importasyon? Sagot ni Mayor Isko, bawasan ng kalahati ang buwis sa kuryente at langis para lumiit ang gastos ng mga magsasaka. If given a chance, palarin ako. Ang unang-una kong gagawin is babawasan ko ng 50% ang buwis ng langis. Pag binawasan ko buwis, nawala ng gobyerno, sino na kinabang naman? Tao. Sinabi din ni Mayor na para mapataas din ang kita ng mga nagtatanim ng gulay, magpapatayo siya ng maraming cold storage facility para mapatagal ang pananariwa ng produkto at maibebenta pa sa mas maayos na presyo. Suspensyon naman ng excise tax ang sinusulong ni Ferdinand Marcos Jr., presidential aspirant ng Partido Federal ng Pilipinas. Naniniwala ang dating senador na 10 piso din ang matatapyas sa diesel at 6 na piso naman sa gasolina kung sususpindihin ang excise tax sa petrolyo. Sabi ni Marcos, kailangang aksyonan agad ang issue dahil malala na ang epektong idinulot sa sektor ng transportasyon na nagdurusa na mula pa ng magsimula ang pandemya. Sinabi naman ni Senador Panfilo Lacson na kasaad sa train law na may kapangyarihan ng Department of Finance na suspindihin ang pagpapatupad ng excise tax sa mga produktong petrolyo kung may batayan. Kaya hinihikayat ni Lacson ang DOF na kumilos na para mabawasan ang pasanin ng publiko. George Carino, ABS-CBN News.